So, good day po mga ka-Raider 150 Carb. So, ito po yung motor natin ngayon. So, ito po, natanggal po yung oil filler cap po ng ating Raider 150 Carb habang bumibiyahe po tayo. So, yan po, lumabas po yung mga oil galing po dun sa engine natin, papunta po dun sa tambucho. So, pag minasas-malas po talaga ngayon. So, yan po yung naging itsura niya, napaka-rumi po talaga. So, ito po, delikado po ito pag masyado pong ma-vibrate po yung makina ng motor natin. So, hindi po natin namamalayan yung mahigpit po natin na pagkakalagay ng oil filler cap po ng ating engine. So, lumuluwang pala yan. So, yan. Yan po yung tinuturo po ni Kuya kanina na papunta talaga doon yung mga talsik ng oil galing sa loob ng engine. So, alam ko po talaga nung nag-change oil ako nito, mahigpit na mahigpit po ito. Pero, yun na nga, yung sa sobrang vibration ng makina ng motor po natin, nagkukos po siya na luluwang po talaga yung pagka-tighten natin sa oil filler cap. So, yan, normal po yan na umusok po talaga dahil sinusulong niya po yung oil galing po dun sa init na napunta po dun sa ating tambucho. So, andito po ako ngayon sa isang shop po na malapit po sa lugar po kung saan po ako natanggalan po ng oil filler cap. So, ito po yung shop na pinakamalapit po dito. So, yan po yung motor natin. So, tinulak na lang po natin galing po sa 7-Eleven. So, kung hindi po ako umintaw dun sa 7-Eleven, marahil naubos po talaga yung oil ng ng engine po natin. Kasi hindi muna talaga siya namamalayan. So, yan po, pinupunasan na lang po natin yung mga excess po ng oil na tumalsik po. Papunta po sa mugs natin, sa tambucho, yun po sa gilid po ng natin, ng apakan po ng natin, ng paa natin. So, yan, napakarumi po talaga nito. So, yan po, dito ko po nakita yung ating oil filler cap. So, buti na lang po na hulog lang po dito sa may ating sa ating Kickstarter. So, napakaswerte ko pa rin po na hindi po ito nawala. So, napakahirap po maghanap po ng ganitong genuine po na part. So, mag-order po tayo sa Shopee nito kung nawala po ito. Then, ang magiging remedyo na lang po talaga nito is change oil na lang po talaga. So, hindi ko na po pwedeng itakbo yung motor natin na ganito po yung kalagayan niya na konti na lang po yung oil na naiwan sa engine natin. So, ito po, bibili na lang po tayo ng Suzuki X-Star oil pa rin po. So, since then, yun pa rin po yung ginagamit natin. So, yun po, napakaliit na lang po ng oil na naiwan. So, tinabingi ko po konti para makita po kung may oil pa ba talaga. So, yun na lang po yung naiwan. So, bibili po tayo ng 1 litro lang po. Then, pag-uwi ng bahay, doon ko na lang po lalagyan ng 200 ml. So, para makompleto po yung oil na meron tayo. Kasi meron pa akong naiwan doon na oil sa bahay, pwede pa po yung gamitin. So, napaka-delikado po nito na naabutan po tayo ng ito mga pops. Kahit yung sa gulong po natin, nalagyan din po ng oil. So, delikado din po sa daan-daan na po sa pagpapatakbo. So, ito po yung lugar sa may maasim po na kung saan dito po ako na nahulugan po ng oil filler cap. So, yan po. So, ito po yung pinakamalapit na shop na pwede natin puntahan. So, yan po. Hihintayin na lang po natin na dumating po yung may-ari. So, mag-open po sila. Yan. So, pasensya na po kayo sa camera ko na wala po siyang stabilizer. So, medyo malikot po yung kamay natin. So, yan. So, ito na po yung may-ari. So, ito na po yung chance natin na malagyan po siya ng panibagong oil. So, kahit pa paano po na maswerte pa rin po tayo kahit yun po yung nangyari. So, ito po, nabili po natin ng 240 pesos. So, sa halagang 240 pesos, okay na po ito. So, compare po dun sa binibila natin na nasa 220, 216. So, okay na po yung price na Suzuki X-Star Oil. So, yan po. Tayo na lang po yung mag
change oil kasi wala po silang mekaniko. So kaya din naman natin, kahit kayo po kaya niyo rin pong mag change oil na kayo lang. So pag ganito po yung nangyari sa inyo, huwag niyo na pong itakpo yung motor ninyo, huwag niyo na pong pandarin. So better po na tulak na lang po yung motor papunta po sa shop para ma-change oil. So yan po, piniprepare na po natin yung mga gamit natin para sa change oil po. So yan, nanghiram na lang po ako ng mga gamit sa shop na pinagbilan po natin ng oil. So kayang-kaya na po ito. So yun lang, napakainit pa rin po ng engine ng motor natin. So yan po, inisan lang po talaga natin yung funnel kasi matagal pong hindi nalinisan. Yan. So fast forward ko lang po yung ating pag change oil para mas pabilis po, wala pong masayang na oras. So meron po tayong mga tutorial po regarding po sa pag change oil ng motor natin. So puntahan nyo lang po sa channel natin. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so mag-subscribe na po kayo sa channel natin para ma-share ko rin po yung mga insights ko po, my experiences ko po regarding sa Raider 150 carb natin. So yan na po, ilalagay na po natin yung Suzuki XR oil natin. So ilang taon na po yung motor natin, 1 year and 4 months, pero Suzuki pa rin po yung ginagamit ko. Ayan. So okay na po siya. Meron na pong panibagong oil yung engine natin. So pwede na pong pandarin yung Raider 150 carb natin. So kung pinaandar po natin yung motor natin kahit na nabawasan na po yung oil galing sa engine, siguradong-sigurado po mas malaki po yung gastos natin. So better po na gumastos na lang tayo ng konti sa oil kaysa naman gumastos tayo ng malaki sa engine parts ng motor po natin. So magkano lang din naman po yung oil. So hindi naman po yun sadya. So maaaring mangyari po yun kahit kanino, yung pagkatanggal po ng oil filler cup. So advice ko po na dapat i-check po talaga natin. So kahit ako po, kahit sino, pwede po yung mangyaring aksidente kahit na sinong rider. So yan po, discarte ko na lang po nito mamaya ay lalagyan na lang po natin ng mighty gasket po yung ating oil filler cup pag uwi po natin para sigurado po kasabay po ng paglagay po natin ng additional 200 ml po sa ating engine po. So yan. So huwag po natin kalimutan na ride safely po sa ating lahat, na may naghihintay po sa atin sa bahay. Ingat po lagi. So subscribe na po kayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. So thank you very much po sa mga subscribers natin. Maraming salamat po.